Napakaganda po ng ating teksto ngayon. Maganda siya sapagkat napaka-graphic. Kaya nais ko pong magpaumanhin sa inyo kung medyo may mga may imagine kayo sa ating pag-aaralan ngayon. Maghunos-dili lang po tayo, no? Kaya ngayong hapon po ito, ako po ay nagprepara ng mensahe na pinamagatang Warning to Those Who Trample on the Gospel. Ulitin ko po, Warning to Those Who Trample on the Gospel or Babala para sa mga yumuyurak sa Ebanghelyo. Ang ating pong teksto ay makita natin sa 2 Kings chapter 9 verse 30 to 33. At inimbitan ko po lahat na tumayo at ating basahin ang ating haliging salita ngayong hapong ito at ating pong bigyan ng paggalang ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Kung kayo po ay nasa 2 Kings 9 verse 30 to 33 o ikalawang mga hari, kapitulo 9, talatang 30 hanggang 33, sabay-sabay po natin itong basahin. Ito ang salita ng Diyos. Then Jehu went to Jezreel. When Jezebel heard about it, she put on eye makeup, arranged her hair, and looked out of a window. As Jehu entered the gate, she asked, "Have you come in peace, you Zimri, you murderer of your master?" He looked up at the window and called out, "Who is on my side? Who?" Two or three eunuchs looked down at him. "Throw her down," Jehu said. So they threw her down, and some of her blood spattered the wall and the horses as they trampled her underfoot. Pagpalain ng pagkabasa ng salita ng Diyos. Tayo po'y makakaupo. Ang ating pong binasa ay hango sa 12 aklat ng Old Testament or 12th book ng buong Biblia. Ito po ay sinulat ng hindi nalalaman o hindi siguradong author, anonymous po siya, pero sinasabi po sa Jewish tradition na si Prophet Jeremiah ang nagsulat nito. Pero may mga arguments na kung bakit hindi si Prophet Jeremiah ang nagsulat. Ganun pa man, ito po ay sinulat para sa mga Hudyo nung panahon na iyon sa Old Testament para mabasa nila kasi ito po ay isang aklat ng history. It is a historical book na kung saan naisulat po ang mga exploits o yung history about the kings of Israel. Ito po ay dati isang aklat lamang. So nahati po ito sa dalawa at ngayon po ay pinag-aaralan natin ang ikalawang aklat. At ito po ay hindi rin sigurado kung ano eksaktong panahon kung kailan ito nailathala. Ngunit approximately, ito ay probably sabi nila ng mga historians na isulat during the Babylonian exile ng Israel in 561 and 538 BC or before Christ. Ito pong aklat na ito ay patungkol hindi lamang sa mga hari, ngunit sa mga propeta at patungkol po ito sa mga utos ng Diyos na kung paano ito trinato ng mga Israelita at ng kanilang mga leader at mga propeta nung panahon na iyon. At ano ang ating matututunan sa aklat na ito? Sa ating pong pag-aaral, hayaan niyo po na bigyan ko muna kayo ng background kung bakit ito ang aking napili na ibahagi sa inyo ngayon. Bukod sa ito ay timeless and very timely, nais ko pong ipakita kung anong naging motivation ko lately. So last week, I saw a video of a pastor who was condemning prosperity gospel and the prosperity gospel preachers. Napakatindi ng kanyang mga pananalita patungkol sa mga naghahayag ng maling ebanghelyo o yung ebanghelyo ng pagyaman, which is not a gospel at all. So calling them out, and it was a very pretty solid message naman yung binibigay niya. In fact, na-impress ako dahil sabi ko, ayos to, Pilipino at very vocal siya. So I tried to investigate kasi hindi naman lahat ng nagsasabi ng Lord, Lord o siya ay religious leader ay tama ang kanyang teolohiya. So later I found out na may mga sablay din siya at isa sa mga sumunod na video na napanood ko ay sinasabi niya ang anointing about
sa pagtugtog ng music that may punto rin naman siya na hindi ang musikero at ang kanyang instrumento nagpapababa ng banal na espiritu para sa iglesia o sa panambahan. Tama siya doon. Ngunit siya'y kumambyo at sinabi, ngunit pag ikaw ay anointed, kalabit pala ng gitara mo, may naboborn again na. Eh, tapos na tayo dyan. Okay, sabi ko, next. So, binalikan ko yung video na nagko-call out sa mga false teachers about prosperity gospel o pagpapayaman na hindi biblical na paraan. At nakita ko sa comment section, there was a lady who responded to him. Ito yung sabi niya, and I quote, buhay na ganap at kasiyasiya ang pangako ng Diyos. Ang biyaya ay mula sa Diyos. Isang patotoo na ikaw ay nasa panig ng Diyos kung ikaw ay pinagpapala. Kayo na lang ang maghirap. Ayoko sumama sa inyo. Napakayaman ng Diyos. Bakit kailangang maghirap ng kanyang mga anak? Ang pagdurusa ay sumpa. Ang kasaganaan, ang pagtubos. Ligaw na ligaw ka, pastor. Yun ang sabi niya. So, ang ganda ng simula eh. Tama naman, buhay na ganap, kasiyasiya, yun naman talagang pangako ng Diyos. For us to live and have life and have it to the fullest. Pero sa kakasamang palad, yung scripture na yun, text na yun, laging natitwist ng mga false teachers na sinasabi patungkol ito sa pagyaman. To have life to the fullest or to have a prosperous life is not about monetary gain o pagyaman. Ito'y patungkol sa eternal na buhay. Ibig sabihin, buhay na hindi nauubos. Eternal life. Yun po ang pinakonteksto nun. So after niya sinabi yun, ligaw na ligaw ka, pastor, eh bilang isang netizen, nag-respond ako. Sabi ko, ito ang best example ng nadoktrinahan ng prosperity gospel. Nag-comment ako doon sa post niya. Then she responded, ano ba dapat? Scarcity gospel? Lord, wag mo po ako payamanin. Ganun ba? So, nag-reply siya parang a day after or two days after. By the looks of it, the woman was too deeply rooted and has a hard stance regarding prosperity gospel. And I knew that it was more charitable to send her a private message and discuss to her the dangers of prosperity gospel and ultimately share to her the gospel message. Nakita ko eh, napakalalim ng kanyang pagkakadoktrina sa maling ebanghelyo. Nakita ko na, away to. Kapag ito sinagot ko, magkakasagutan kami, ahaba to. So, as a believer at maging charitable tayo, pwede ko naman siyang, it's in my liberty na mag-respond doon, pero I see to it, nakita ko na mas charitable na mag-reply sa kanya through private message. And that's what he did. So, for preliminaries, I asked her religion. Anong relihiyon mo? Sabi ko. And which she responded that she is a Christian. And I said, praise God. Salamat sa Diyos. Purihin ng Diyos na ikaw ay Kristiyano. Then I said, ako po ay nagpapastor sa isang maliit na church dito sa Caloocan. Gusto ko lang po malaman nyo na wala po akong masamang intensyon sa pag-comment ko. Parte lang po talaga ng ministeryo ko na abutin ng mga kapatid na nabibiktima ng maling doktrina ng prosperity gospel. Hindi ko din po sinusuportahan or kakilala yung pastor na nag-post ng reels. Madami din po siyang mga maling doktrina. Sinasabi ko po ito nang may buong pagpapakumbaba. Nais ko lang po talagang makatulong. Then she replied saying, well, paniniwala niyo po yan. I respect to. I know that you have basis of your own. Ano po ba ang ibig sabihin para sa inyo ng prosperity gospel? So she asked me this question. Then I said, bago ko po ipaliwanag kung ano ang prosperity gospel, kailangan ko lang po itanong sa inyo, kung alam niyo po ba kung ano ang gospel? So, binalik ko sa kanya yung tanong bago ko sagutin yung tanong niya. As I speak today, as of 3:11, I haven't got any answer to my question. So, after this sermon, I'm going to send her a copy of this preaching with the hopes of her getting to hear and to know the unadulterated gospel. So, kasi hindi pa ako nag-respond sa kanya. And as I speak today, the word of God is still being attacked in all fronts. Inaatake
ngayong linggo nito, ngayon, Lord's Day, maraming pastor na nagtuturo ngayon ng maling ebanghelyo. Malawak yan. Hanggang mamaya, hindi pa tapos yan. At maulit-ulit ito sa susunod na linggo pa. It started in the garden with the serpent. Nagsimula ito ang paglaban o pag-atake sa salita ng Diyos sa panahon pa ni Adan at Eva in the garden. Then in the time of the prophets where Jezebel had many of them killed. Hindi lang sa time ni Adam and Eve, pati pa sa panahon ni Jezebel na binasa natin kanina ang teksto na kung saan marami siyang pinapatay ng mga propeta. Kahit sa wilderness, in the desert, when Jesus Christ had his fasting, Satan tempted Christ. So Genesis, sa desert, in the story of the kings, in Jezebel, and then Christ in the New Testament, and in the apostles' time, after the cross, when they battled the heretics, to which Paul said, in Galatians 1, verses 6 to 9. I am astonished that you're so quickly deserting him who called you in the grace of Christ and are turning to a different gospel. Not that there is another one, but there are some who trouble you and want to distort the gospel of Christ. But even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to the one we preach to you, let him be accursed. As we have said before, now I say again, if anyone is preaching to you a gospel contrary to the one you received, let him be accursed. And this is a warning to all those who trample the gospel, the message, the word of God beneath their feet. Sa mga yumuyurak sa salita ng Diyos, magsilbi itong babala. Magsilbi itong warning na ang Diyos ay hindi mananatiling tahimik. Kung sino man na yumuyurak sa kanyang salita, sa kung sino mang nagsasabi ng kabaliktaran ng ebanghelyo. Hanggang sa panahon natin ngayon, yung mga liberal, the liberals, twist the gospel and made it so low, sobrang binababa nilang ebanghelyo. And made it just an issue of social justice. Patungkol sa race o sa kulay ng balat ng tao. Na para bang yun ang pinaka-problema ang sangkatauhan. The modern day evangelicals, kasama yung mga nagtuturo ng first fruits para makuha yung unang buwan na sweldo ng kahit sinong mga tao, kasama dyan yung nagtuturo ng mga Shunammite ng mga ano bang tinuturo nila? Bigay mo lahat ng pera mo at yayaman ka? Kasama yung kung sino mang pastor o kung sino mang nagturo dun sa kausap ko na babae na nagsabi na ligaw na ligaw yung pastor na nagko-call out ng false teachers. All of them are guilty of the same sin. The same sin of Satan. The same sin na pagpabagsak sa sangkatauhan kay Adan at kay Eva. The same sin na nangyari kay Jezebel. Nangyari din sa panahon ni Kristo na pinang-tempt kay Christ. Mapapansin natin, sa panahon ni Kristo, ang temptation is not just simple turning the stone into bread. It's not just that. It's a direct attack against the word of God. Kaya ganun na lang ang sagot ni Kristo. Ang sagot niya lagi, it is written, nasusulat. Lahat ng atake ni Satanas, ng mga temptation niya kay Jesus, sinagot niya ito ng scripture, ng nasusulat. Sabi ng mga nagtuturo dati ng mga narinig ko, o kaya kapag may demonyo, sabihin mo nasusulat, word of God ang katapat. Hindi ganun kasimple yun. Kaya ano nangyari? Quote lang ng quote, mindlessly yung mga professing Christians pang taboy kuno ng demonyo ng kahit anong mga verse dyan.
If God is for us, who can be against us? Greater is He that is in us than he that is in the world. We will trample on snakes and scorpions, and even if we drink poison, we will not die. Yung mga ganung mga verses na ginagawa nilang weapon against the enemy. But the battle is not against flesh and blood. It's not the exorcism like Emily Rose at kung mga exorcism na nakita natin sa television o sa movies. The battle is about discernment, about the truth and the lies. Kaya ang temptation ni Satan kay Christ ay tinutwist niya ang salita ng Diyos. Kaya ang sagot ni Kristo ay ang katotohanan ng salita ng Diyos. Sa panahon ni Pablo, Pedro, they had the same issue. They're battling the same heresy. The modern evangelicals made it a gospel of convenience by way of seeker sensitivity movement. Na kapag ikaw ay isang seeker, umattend ka sa isang church, ibibigay ko sa iyo lahat ng gusto mong marinig, lahat ng gusto mong makita. Kaya nag-arise sa mga churches kagaya ng mga nakita natin ngayon sa modern day mega churches na kulang na lang mag-ASAP mania sa stage, mag-concert every Sunday para masabi nila na mapalapit itong mga taong ito na naghahanap sa Diyos. But they're not looking for God. They're not searching or seeking for God. No one seeks God, not even one, as Romans said. Paul said in Romans, wala naghanap sa Diyos. The only reason kaya umaattend ang mga tao sa churches na seeker-sensitive is because nakikita nilang gusto nila at hindi yung si Kristo. Ganon din ang sinasabi ni Paul Washer when it comes to the false teachers, the charlatans. The charlatans who preaches prosperity gospel are fueled by their love of money. Yung kanilang pagmamahal sa salapi. All clearly trample underfoot the precious word of God, the gospel of Jesus Christ. At minsan nakita natin itong mga taong ito na nakikinig sa prosperity gospel na mga biktima sila, nalinlang sila. Dahil sa kanilang kaignorantehan, di nila alam ang totoong ebanghelyo, kaya sila naniniwala dyan. Na-scam lang sila, nakukuha yung mga pera nila. Bigay sila ng bigay ng pera with the understanding na kapag sila nagbigay, babalik sa kanila ng 10 folds o 100 folds. Kaya nakita nyo lately, may mga post sa Facebook, no? Yung amount nung kanilang sweldo. Merong 6 digit. Merong ilang digits, ilang 7 digit, no? Pinapakita nila at may award yun. Bakit? Sinabi sa kanila nung pastor nila na kapag binigay mo yung, kunyari, isang buwang sweldo mo, kunyari, ang isang buwang sweldo mo ay 1,000,000, aani ka ng sobra-sobra pa. Saan mo makita sa Biblia yun? Pag inaral mo ang salita ng Diyos na nagsasabi na siksigliglig at umaapaw, makikilabutan ka. Because it's not about your money. It's about the judgment. In Matthew 7, sinabi doon, siksik, liglig, at umaapaw ang babalik sa'yo. Pero pag inaral mo, ang pinag-uusapan pala doon, do not judge, or you will be judged. Bago ka humusga, tignan mo muna yung mata mo, baka merong troso, samantalang pinapansin mo yung kusot sa mata ng kausap mo. At ang warning doon, kung ano yung panghusga, ibinigay mo sa kapwa mo, yun ang babalik sa'yo 10 times. Well, in the principle of sowing and reaping, totoo naman yun. Meron naman talagang pag-ani ng marami. Pero wag natin lokohin ang mga sarili natin. Ni-scam lang ng mga pastor, ng mga false teachers, charlatans, ang mga prosperity gospel preachers, ang mga tao. Nababalik ng sobra-sobra. But they are not innocent. Like the person whom I was asking the question, what is the gospel? Most people are ignorant of it. Hindi nila alam kasi. Anong gospel? Ano nga bang ebanghelyo?
Unfortunately, contrary to popular belief, ignorance is not a bliss. Hindi bliss, hindi masarap sa pakiramdam ang pagiging ignorante. Their ignorance of the Word of God is a willful ignorance. As Apostle said in Romans chapter 1 verse 18, "For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness." Kasama dyan yung ungodliness of loving money. Na ginagamit mo lang ang Diyos dahil sa pera. Ginagamit mo ang salita ng Diyos to get money. That's why this is a warning. "For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who by unrighteousness suppress the truth." That's the reason why we as believers must intentionally preach the Word of God. Kailangan kung paano sinasadya ng mga taong ito na pigilan ng salita ng Diyos, ang katotohanan ng salita ng Diyos, because they love their sin, the only reason those people who adhere to the prosperity gospel preaching are not innocent because they know for a fact na mas gusto nilang pera kaysa sa Diyos. At ito'y nakakatakot. Darating ang panahon, nasisingilin sila ng Diyos. At pag sila humarap sa Diyos, nila pwede ituro. Ay, kasi scammer yung pastor na nakausap ko. Niscam lang ako. Bakit? Sabi nga ni Paul Washer, the only reason bakit sila nandyan, because that's God's judgment to them. Judgment ng Diyos, yung mga false teachers sa kanila, dahil hindi nila talaga gusto ang Diyos, ang gusto nila yung pera. Ang gusto nila yung kayamanan, yung benepisyo. That's why when you preach about the gospel, they're so ignorant of it because they willfully suppress that truth with every fiber of their beings, and that's the story of every individual unbeliever sa mundong ito. Diyan tayo galing. Sinusuppress natin yung truth. Pinipigilan natin ang katotohanan. Kaya ang gusto natin yung makakapasarap sa buhay natin. At ano yun? Kasalanan. Dalang kasalanan ay masarap. Sa simula, walang nagkasala na hindi niya na-enjoy yung kasalanan na yun. Sa totoo lang, kung gano'n tayo ka-deprived, gano'n din yung depravity ng enjoyment natin sa kasalanan. Kaya nang hinahanap ng tao, kahit pagdating sa iglesia, sa simbahan, ang gusto nila yung pera, yung kayamanan, yung posisyon, yung fame. Tinitwist ang salita ng Diyos, and they are culpable. Just like the preachers who preach those follies. That's the reason why, sabi ko niya, as believers, we should preach the gospel intentionally. We should shout from the rooftops and mountaintops the gospel. We must make an effort for it to be heard. May pahiyag ito. We must warn those who trample the word of God. That if they don't repent, warningan natin sila sa kanilang mga yumuyurak sa salita ng Diyos na pag hindi kayo nagsisi, tumalima. Magsisi at tumalima sa salita ng Diyos. They will be trampled underfoot of the same Jesus Christ, the Son of God, who bruised the head of the serpent. The same heels na sinabi sa Genesis 3:15, "I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel." Namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo. Akala ni Satanas, nanalo na siya, pero hindi. Dinurog ni Kristo Jesus ang ulo ng Diablo Satanas. At ganun din ang mangyayari. It's the same righteous foot of Jesus Christ. It will trample down all of those who twist and trample on His Word. So this afternoon, brothers and sisters, God's Word will always be upheld by His people. Natural sa atin yan. God's Word will always be upheld by His people, while the damned will always try to trample the gospel, thinking they can change the ending of history. Natural sa atin ng mga mananampalataya na ipagpitagan ng salita ng Diyos. That's our trajectory. Maybe hindi perfect ang ating pag-uphold ng salita ng Diyos. Hindi rin perfect ang ating obedience. But we will always love to obey
and uphold the word of God. And these people who are damned or hindi nila kilala pa ang Panginoon, they will always try to trample the word of God, the gospel, thinking that they can change the ending. Na kapag ito na-twist ko, mayroon akong panalo dito. Pero hindi. They are just self-deceived. So since the fall of Satan from heaven, the fall of Adam in the garden, the fall of Jezebel from the window of her palace, all of them have tried to stand above and trample underfoot the word of the Most High God. Si Satanas bumagsak. Si Adan si Eva bumagsak. Si Jezebel bumagsak. All of them tried to usurp the authority of the word of God, to twist the word of God. And they all failed miserably. And we are the example of that failure. If not for the grace of God, kung hindi sa gospel, wala tayo. Hindi tayo makatatayo. Yet every time they try, the result is the same. God's word prevails. The gospel has been attacked countless times. Its heralds were hunted down and attacked, and some of them died terrible death, while some are spared. Yet we as believers, we should continue to fight the lies. Be the Elijah. Be the Elisha. Be the Jehu of this generation. Who will uphold the word of God in this crooked generation? Tayong maging propeta ng Diyos, hindi dahil meron tayong kapangyarihan. Meaning we are willing to speak what He spoke. Sasabihin lang natin kung anong sinabi na niya. Wala tayong i-invento yung ibang salita. Kagaya ni Elijah, Elisha, at si Jehu. Nawa, maging ganun tayo. Pero para mas maintindihan natin kung ano nangyari, baka magpaka-Jehu lang tayo, arali natin ano nangyari. Simulan natin kay Jezebel. Who is Jezebel? Jezebel is a Phoenician princess. Siya ay hindi Israelita. Sabi sa iba, sinimplify nila, she is a Canaanite princess. She is a pagan Baal worshipper. Talagang matindi ang kanyang pagpipitagan sa kanyang mga diyos-diyosan na meron siyang almost 400 plus priests just to attend the needs of the temple worship. And in the temple worship, itong mga taong ito, sila nagpasimula ng worship kay Moloch, yung sinasacrifice nila yung mga babies, and sasacrifice sila ng tao, pinapatay nila sa altar ng kanilang Diyos-Diyosan. That's why God is angry against these people. And imagine, this person ay nakasal kay King Ahab. Si King Ahab po ay hari ng Northern Israel. By this time, nahati na. Merong Judah, may Israel, at sa northern part, nandun yung kingdom, at si Ahab po ang hari, at pinakasalan niya ito, si Jezebel. Si Jezebel ay pinakasalan dahil meron siyang political influence. At naisip ni Ahab, titibay ang aking kaharian pagka si Jezebel ang aking napangasawa. Masama po si Jezebel. Hindi lang inisip natin na simpleng kasamaan. Matindi yung kasamaan niya. To the point na ang asawa niya ay nanaghili sa garden nung kapitbahay at sabi niya, nakita niya yung mukha nung asawa niya, malungkot na malungkot. O ba't ka malungkot? Eh kasi yung garden na gusto kong bilihin, hindi binenta sa akin. So dahil doon, pinapatay niya yung may-ari noon para maibigay niya sa asawa niya yung garden. Ganun siya katindi. Dahil lang sa simpleng bagay na yun. Sino naman po si Jehu? Si Jehu po ay ang ikasampung hari ng Northern Kingdom of Israel. Pinalitan niya itong si Ahab na asawa ni Jezebel. Si Ahab is a strong military leader. He fears the Lord. At gusto niya talagang ipagtanggol ang bayan ng Israel laban sa mga ito at sa mga lingkaturuan. So anong problema kay Jezebel? Ang ginawa ni Jezebel, to simplify it, he led astray Israel to worship other gods. Dahil sa kanyang paniniwala na ito ang dapat sambahin, nagtayo siya ng mga templo, ng mga bantayog para sa kanyang Diyos. At dahil doon, naligaw ang maraming Israelita at sumamba sila sa ibang Diyos.
At hindi siya nakontento doon, pinapatay pa niya ang maraming propeta ng Diyos. Kasama dyan si Elijah na pinahunting niya. And nabanggit ko kanina yung false accusation niya kay Naboth dahil dun sa garden ng asawa niya na gustong sa garden ni Naboth na gustong kuhain ng asawa niya na hari. Resulting to the death of Naboth through stoning. Sinabi niya, nagpakawala siya ng fake news. Alam mo ba, yan si Naboth ay kinurse ang Diyos at ang hari. So yung mga tao, nakinig sa kanya, dahil nga wala ng standard, pinatay si Naboth ngayon. So, kung si Jezebel ay makasalanan, sino naman si Jehu? Is he a good person? Well, Jehu was given an authority by God to purge the leadership of Israel. Inutusan siya ng Diyos na patayin itong mga taong ito. And he did so. Pinatay niya yung mga hari, yung asawa ng hari, yung mga nasa templo at kung sino-sino pa. But there's a big problem. In 2 Kings chapter 10, verse 29 to 31, this is after the death of Jezebel, sabi dito sa verse 29, but Jehu did not turn aside from the sins of Jeroboam, the son of Nebat, which he made Israel to sin. That is the golden calves that were in Bethel and in Dan. And the Lord said to Jehu, because you have done well in carrying out what is right in my eyes, and have done to the house of Ahab according to all that was in my heart, your sons of the fourth generation shall sit on the throne of Israel. But Jehu was not careful to walk in the law of the Lord, the God of Israel, with all his heart. He did not turn from the sins of Jeroboam, which he made Israel to sin. So, yun ang naging problem. The sins of Jehu is not as worse as the sin of Jezebel, pagtitigdan natin. Because Jezebel made a lot of murders, massacres. Pinapatay niya yung mga prophets ng Panginoon. Tinuruan niya na maging idolatrous itong mga Israelita. May pagkakahabag yung kasalanan ni Jehu at ni Jezebel. Pero somehow, sumunod pa rin si Jehu. But in fast forward, in Hosea chapter 1 verse 4, and the Lord said to him, call his name Jezreel, for in just a little while I will punish the house of Jehu for the blood of Jezreel, and I will put an end to the kingdom of the house of Israel. Bakit may biglang pagpaparusa in the name of Jehu? But may pagpaparusa? The reason was because he went on a bloodthirsty rampage. When God said, kill these people, he purged them ultimately to the point of going beyond what was instructed by God. May certain people lang na pinapapatay ang Diyos dahil sa kaparusahan. But he went beyond. Inubos niya yung lahi, kumbaga. Pati yung mga inosente na hindi naman inosente, pero hindi pinapapatay ni God, eh pinatay niya rin. Well, maybe he's thinking na if I did this, mas matutuwa ang Diyos kasi makasalanan itong mga ito eh. Well, what's the point this afternoon? As we conclude this preaching, gusto kong makita natin ang isang bagay. The Word of God is absolute. Sabi nga eh, ang salita ng Diyos at salita ng hari ay hindi mababalik. Sa madaling salita, kapag may winika ang Diyos na instruction, meron siyang binigay na command, yun na yun. Hindi natin pwedeng baliin yun. Unless, syempre, may mga implications sa context, kagaya bakit nakakapagsuot na tayo ng mga damit na magkahalo ang materials. Eh sabi sa Old Testament, wag mong gagawin yan. Because of the context ng batas o ng command ng Panginoon. But the point here is, kung anong sinabi ng Diyos, yun ang gusto niya mangyari. At hindi natin pwede interpret ang salita ng Diyos the way we want it to be interpreted. Hindi tayo pwedeng magkaroon ng ibang taga-interpret ng salita ng Diyos because the scripture interprets scriptures. And even the modern day interpreters, even in the back in the day, sa panahon ng mga unang mga church fathers natin, those interpreters are being guided by scriptures then, inspired by the Holy Spirit. So anong punto natin mga kapatid? Jezebel had sinned against God. He's a pagan.
she's a pagan, a woman na nagled astray sa Israel. Is she ignorant of the word of God? No, she suppressed the word of God in unrighteousness because she loved sinning. Pinapatay nga niya yung mga prophets. Ito mga propetang ito, tagapagsalita ng Diyos, ayaw niya marinig ang sasabihin ng mga taong ito. Kaya anong ginawa niya? Pinapatay niya. And as the story went, sa eksena na ito, makita natin, then Jehu went to Jezreel. When Jezebel heard about it, she put on eye makeup, arranged for her hair, and looked out of a window. Alam niya na mangyayari kasi may pinatay na si Jehu. So alam niya, siya na yung next. So nagpaganda siya. May idea na very sensual si Jezebel na maaring sineseduce na si Jehu. Mare. So the story went as, sabi dito, as Jehu entered the gate, she asked, "Have you come in peace, you Zimri, you murderer of your master?" Jehu was called Zimri kasi si Zimri ay pinatay ang kanyang master. So sinasabi niya na ganito rin ang gagawin mo sa akin, isa kang rebelde. Kasi sila yung nasa poder eh, prinsesa siya ng Israel. At ang asawa niya si Ahab ang hari ng Israel. So sa madaling salita, gusto niyang palabasin na ikaw yung nagre-rebelde sa amin. Kung gagawa ka ng bagay na yan, gusto ko maintindihan mo na mali ka. That's what she's trying to say. Verse 52, he looked up at the window and called out, "Who is on my side?" Sabi ni Jehu, tumingin siya sa bintana, "Sino ang kasama ko?" By this time, kudeta na. Kudeta, ibig sabihin may power grab na, kaya nga pinapatay na yung hari at yung asawa niya. Utos ito ng Diyos by purge, dahil gusto niyang ma-purge ang Israel sa kasalanan. Two or three eunuchs looked down at him. Tumingin yung dalawa o tatlong mga eunuchs, yung mga nag-assist kay Jezebel. Sabi niya, "Throw her down." Itapon niyo siya. Ihulog niyo siya. So they threw her down and some of her blood spattered the wall and the horses as they trampled her underfoot. Ba't hindi nangyari sa kamatay ni Jezebel? Bumagsak siya mula sa bintana. Hindi naman banggit kung gaano kataas. Pero tingin ko mataas ito sapagkat yung pag-impact niya sa loop, sa binagsakan niya ay sumambulat yung kanyang dugo. At ang sabi doon, bukod pa sa sumambulat, inapakan pa siya ng mga kabayo. Tindi. And this was prophesied na ganitong mangyayari sa kanya. Basahin natin. Tuloy natin yung pagbabasa, no? Sabi dito sa verse 34, Jehu went in and ate and drank. "Take care of that cursed woman," he said, "and bury her, for she was a king's daughter." But when they went out to bury her, they found nothing except her skull, her feet, and her hands. Tindi, no? Nung siya ililibing na, siguro after a few hours, sinabi ni Jehu, "Sige, libing nyo na yan. Yang sinumpang babae na yan. Ang nahanap na lang ay ang kanyang bungo, parte ng kanyang mga kamay at ang kanyang mga paa." Bakit? Tingnan natin. They went back and told Jehu, who said, "This is the word of the Lord as he spoke through his servant Elijah the Tishbite. On the plot of ground at Jezreel, dogs will devour Jezebel's flesh. Jezebel's body will be like dung on the ground in the plot of Jezreel so that no one will be able to say, 'This is Jezebel.'" Kung paano niya niyurakan ang salita ng Diyos, paano niya nilipastangan, pinapatay yung mga propeta ng Diyos dahil sa pagpipigil niya maihayag ang tunay na salita ng Diyos, siya ay yunarakan din ng Diyos sa pamagitan ng mga kabayo at mga aso. Siya ay kinain. Matindi. Pwede magsabi yung mga tao, "Grabe naman, ang brutal naman ng Diyos na sinasamba nyo." This is a warning. Because God cannot be mocked. He's full of mercy, abounding in mercy. Slow to anger. But if you're not repentant, darating ang panahon na ikay parurusahan ng Diyos kung ikay nagre-rebelde sa Kanya. Kung nilalabanan mo siya, wala kang panalo. Kung hindi mo pananampalatayanan ang salita ng Diyos, patutunayan ang salita ng Diyos sa totoo ang sinabi niya. It was prophesied na ganito ang mangyayari kay Jezebel, and rightly so, it happened. Pinatutunayan ng Diyos
sa history, maging sa atin, na ang buhay natin dito sa mundo ay hindi mangyayari kung hindi sa sinabi ng salita ng Diyos. And whenever we try to usurp that authority against God, and we try to suppress the word of God by trampling it under our foot or under our feet, babagsak din tayo ng Panginoong Diyos. Wawasakin niya tayo. Hindi nakaligtas si Jehu. Akala natin okay na si Jehu, di ba? Sabi ko nila, be like Elijah, be like Elisha, be like Jehu. Pero i-ano natin, tawag dito, qualify natin kung kailan na Jehu. Mag-ingat sa pag-obey. So in conclusion, the modern day Jezebel is still rampant in our society today. Hanggang ngayon, people are trampling underfoot the word of God at will. Professing Christians are making their own version of the gospel. May kanya-kanyang gospel. Mayroon ngang prosperity gospel which is not the gospel at all. And this is a clear warning. There's just one gospel. And that gospel was shown by Christ in His body. In His death, burial, and resurrection. The gospel is this. That Jesus Christ died on the cross. He was pierced for our iniquities. He bore all our sins. By our sins, He was crushed by the Father. Namatay siya dahil sa ating mga kasalanan. Dahil banal, banal, banal ang Diyos. Na dapat tayong dudurugin, dapat tayong yuyurakan ng bigat, ng galit ng Diyos. Pero ito'y sinalulahat ni Kristo dahil sa kanyang abag at biyaya at pagmamahal sa sangkatauhan. Jesus Christ died for our sins. And after that, He was buried. And after 3 days, He was resurrected. That's the gospel. That if we don't believe in the finished work of Christ, kung ang ating pag-asa ay kasakayamanan, ang pag-asa natin ay dito sa lupang ito, pagyamanin tayo ng sinasabi ng Diyos. At yun ang basehan natin ng ating pagkaligtas ng favor ng Diyos sa atin, tayo'y naliligaw ng landas. Ang basehan ng kaligtasan natin ay walang iba kundi ang natapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Hindi ang ating estado, hindi ang ating kayamanan, hindi ang salapi. Diba, magagalit sa atin si Pablo kung sasabihin natin na ang basehan ng ating kaligtasan, ng ating maayos na kalagayan sa Diyos ay ang pagyaman? Gano'ng karaming mga mananampalataya ang nanatili kay Kristo kahit sa hirap, kahit sa kamatayan? Gano'ng karaming namatay sa gutom na mananampalataya pero hindi sila tumalikod sa Diyos? Kaya kapalaluan, pag sinabi mong ang basehan ng ating kaligtasan ay pag tayo yung mayaman lamang. Hindi natin sinasabi na hindi tayo kayang pagpalain ng Diyos. Pero nananaghili tayo sa kayamanan sa lupain ito, yun na lamang ang ating basihan, maghunos-dili tayo mga kapatid, sapagkat tayo naliligaw ng landas. Ipapakita ng Diyos ang kanyang glory, whether tayo ay maghirap man o magyaman sa lupang ito, sapagkat ang kanyang kalooban ang mangyayari. Kung kalooban ng Diyos na ikay mamatay sa gutom at sa hirap, ngunit ikay patuloy na sumasamba sa Kanya, maitataas ang Kanyang pangalan. Kung kalooban ng Diyos na ikaw ay pagyamanin at sa iyong kayamanan ay may bigay mo sa Kanyang papuri, patuloy kang isusustain ng Panginoon at sa Kanya pa rin ang papuri at luwalhati. Ang naghirap sa kalooban ng Diyos ay para sa glorya ng Diyos at ang nagyaman sa kalooban ng Diyos ay para sa glorya ng Diyos. Professing Christians are making their own version of the gospel, while the false teachers who are wolves in sheep's clothing are spewing lies and heresies to this day. And the warning is very clear. In Hebrews 10:29, believers, how much worse punishment do you think will be deserved by the ones who has trampled underfoot the Son of God
and has profaned the blood of the covenant by which he was sanctified and has outraged the Spirit of grace. Grabe daw yung parusa kung ating yuyurakan ang ebanghelyo na nagligtas sa atin. Kaya mga kapatid, nungka nakainin natin ang ating mga sinuka. Talikuran natin ang kasalanan, kasama dyan ang maling ebanghelyo. Sabi po ni isang theologian, Marvin Vincent, in his commentary on Hebrews, we disgrace him by rejecting his greatest work. We devalue him by devaluing what he did. Winawalang hiya daw natin ng Diyos kung winawalang hiya natin ng ebanghelyo. Tinatanggal daw natin yung halaga niya kung tinatanggal natin yung halaga ng ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Na kung halaga lang nun, iyayaman ka, tinatanggal mo ang halaga ng ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Sabi po niya, patuloy, spoiling, defeating, treating contemptuously. Ni-spoil natin ang salita ng Diyos. Tinatalo natin at ating winawalang hiya ang salita ng Diyos. The strong term is purposely selected in order to convey the sense of fearful outrage involving forsaking Christ and returning, in this case, to Judaism. Na bumabalik tayo sa mga dati nating pinananampalatayanan. Dati ang Diyos natin ay salapi. Huwag mong sabihin sa akin na ikaw ay niligtas ng Diyos para lang sumamba ulit sa salapi. Huwag. Bilang isang mananampalataya, patuloy tayong manampalataya sa salita ng Diyos. Believe in the Word of God. But don't only believe, but be careful in obeying it. And if you don't, baka mag-fall tayo kagaya ni Jehu. Sumunod sa Panginoon pero hindi maingat. Eventually, pinarusahan ng Diyos. Spread the Word of God and defend the Word of God intentionally. Patuloy natin ikalat ang salita ng Diyos. Sabi ko kanina, we must shout it to the rooftops and mountaintops. Kung nasan tayo, doon natin pagsigawan ang katotohanan ng salita ng Diyos. Simulan natin sa ating mga pamilya. Ituro natin ang unadulterated gospel. Para sa mga hindi mananampalataya, your ignorance will take you to hell. So know the Word of God. And don't just know it, believe the Word of God. Repent of your rebellion against the Word of God and believe in the finished work of Christ on the cross. Believe the gospel. No other gospel kundi ang natapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. And be careful to obey the Word of God and spread it far and wide. Let's all bow down and let us pray. O Lord, salamat sa iyong biyaya na narinig namin mga tagang ito, mga salitang ito na nagwa-warn sa amin, Panginoon. Hindi lamang ito para sa mga hindi mananampalataya, ngunit para sa amin mismo, Panginoon. Kami na nakarinig na ng katotohanan, kami na tumanggap na ng iyong biyaya at habag. Kung kami pa mismong tatalikod at yuyurak sa iyong salita, sinabi mo, Panginoon, grabing kaparusahan ang aming haharapin. Kaya dalangin namin, Panginoon, continue to teach us, Lord, to persevere and to believe and to uphold your word, O Lord. At sundin ito, Panginoon, hindi lamang yung sa opinion namin, kundi kung ano sinasabi mismo na yung salita. Maging maingat kami dito, Panginoon. Kaya dalangin namin, Panginoon, patuloy niyo kaming palakasin. At kung sino man ang hindi mananampalataya, Panginoon, na maabot ng tinig na ito, grant them grace, grant them repentance, open their eyes that they will be able to see and understand yung inyong ebanghelyo, Panginoon, na sila'y manampalataya. Salamat o Diyos sa iyong biyaya. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.